Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Wenyan's Vlog. So ayun guys, for today's video, gusto ko lang po magpapasalamat sa lahat po ng sumuporta at walang sawang sumuporta dito sa channel ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko po na-achieve yung monetize ko. So ayun guys, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka po sa mga bago kong videos. So ayun guys, bye. Pasok. Intro. Partner na ako ngayon ni YouTube channel. So, maraming salamat sa lahat-lahat ng mga sumuporta, sa lahat-lahat ng mga tao na nag-subscribe. Unang-una kay Lord, kasi siya po talaga yung dahilan ng lahat kung bakit nangyari sa akin to. Binigay niyang regalo sa akin to. Maagang Pamasko, maagang regalo para maging masaya naman ako dito. Kasi mag-isa lang ako. Kasi pangarap ko talaga yan guys eh. Gusto ko kasi isa-isahin yung mga pangarap ko sa buhay. Yung una-una, natupad ko na yung pag-abroad ko dito. Pangalawa, natupad ko na yung pag-online business ko dun sa Pinas. Ito na. Monetize na ako. Monetize my channel. So ayun guys, yung nakaka-touch lang din sa isipin na lahat-lahat ng pagod ko sinuklian ng ganito. Kaya hindi naman ako sa nag-iinarte, talagang na-touch lang talaga ako. Sobra ako natuwa, umiiyak na ako sa tuwa. Kaya thank you talaga, thank you so much sa lahat ng walang sawang sumusuporta. At sa mga susuporta pa lang na hindi pa nalalaman yung channel ko, so maraming salamat po. Nakaka-overwhelm, priceless ang lahat kasi natupad ko yung pangarap ko na magkaroon ng ganito, na magkaroon ng commercial yung channel ko. So malaking bagay para sa akin yun. Nanginginig na ako kasi yun. Ang saya ko talaga. Sobrang saya ko talaga. Sa dami-dami na pinagdaanan ko. Siguro ngayon lang ako bumabawi. Alam ko sa sarili ko yun. Hindi ko sinasabi sa iba kasi ayaw. Talagang sinasarili ko lang talaga yung problema ko. Ayaw ko nang i-share sa iba. Siguro meron. Pero limit lang. Pero ayoko na talaga pag-usapan na yun. Masaya na ako sa mga nangyayari ngayon. Sana tuloy-tuloy na. Thank you. So, ayun na nga po. Nakaka-touch. Para sa akin, hindi ko talaga inaasahan to. Kasi hindi ko naman talaga pinangarap to dati. Pangarap ko lang din naman talaga na makaalis ako. Makapag-abroad ako. Para makaipon, para magawa ko yung gusto ko, na magkaroon ng sarili kong negosyo, makatulong ako sa pamilya ko, magkaroon kami ng bahay, mapagawa namin. So ayun guys,
sobra ako nagpapasalamat dahil hindi ko talaga akalain sa sarili ko na dumating yung ganitong opportunity. Kasi hindi ko naman talaga ina-expect na mangyayari to. Talagang God's will talaga. Binigay niya talaga sa akin to. Kung napapansin niyo, meron ng commercial yung mga videos ko. Kasi po, monetize na po ako kanina. Ngayong October 20 ba ngayon? So, ayun na nga guys. Sobra akong nagpapasalamat. Nakaka-overwhelm. Char. So, ayun. Hindi ko talaga akalain kasi alam nyo, kahapon iyak ako ng iyak. Kasi mag-a-apply na ako sa step 2. Tapos, yung nangyari, may nagturo sa akin. Yung nagturo sa akin, hindi ko alam kung marunong rin siya kasi monetize na rin siya, gumawa na rin siya ng monetization niya. Tapos sabi niya sa akin, tuturuan daw niya ako. Nasa ibang bansa, hindi ko kilala sa GC namin. So, anong nangyari? Hindi ko talaga ini-expect na ganun yung magiging reaction ko nung hindi ko na napagtagumpayan nung una yung pag-register ko. Kaya po, yung nangyari, sabi niya sa akin, dapat dalawa daw yung cellphone na ginagamit ko kasi yung isa daw para mabilis daw yung pag-accept, pag-process ng kung ano yung mga pinifilapan sa step 2. Tapos kinabahan na ako kasi isa lang yung cellphone ko dito. Tapos sabi ko, pwede bang isa kapatid ko na lang? Parang iba na rin kasi yung isip ko sa kanya eh. Pero hindi naman, nag-isip lang din talaga ako ng masama sa kanya. Kasi akala ko talaga, baka mamaya sabihin niya na i-open niya kasi siya na lang mag-ano. Sabi ko, baka mamaya ako inuutakan lang ako ng taong to, sabi ko kanina. Pero sorry talaga, te. So, ayun nga po, kung mapapanood mo, sorry talaga kasi nag-isip ako ng ganun sa'yo. Tapos, sinend ko sa kanya yung mga screenshot kung paano sunod-sunod yung paggawa nun, yung pag-fill up nun. Tapos, nakalimutan ko yung parang i-erase ko yung account ko na dito sa YouTube. Nakalimutan kong i-erase. Eh, yung nangyari, instead na send lang ako ng send sa sobrang excited ko, hindi ko na namalayan. So, ayun. Mabuti na lang, merong isang tumulong sa kapwa ko rin. OFW din siya dati, pero umuwi na siya ng Pinas. So, sinabi niya sa akin na, sige, sulungan kita. Kasi ramdam kita, sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, nagpapasalamat ako. Talagang tinutukan niya talaga ako. Pagkatapos ng trabaho ko, piniin ko siya kung okay na siya. Tapos talagang tinutukan niya ako. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi na-approve itong monetization ko. So, sobra ako nagpapasalamat. Wala lang, parang naiiyak lang talaga ako kasi hindi ko ini-expect na dumating sa akin yung opportunity na ito. Tapos bigla na lang dumating ng ganito na hindi ko naman talaga ini-expect to. Hindi ko naman talaga pinangarap, pero talagang binigay sa akin ni Lord yung ganitong opportunity. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa mga taong sumuporta dito. Masarap sa pakiramdam. Masarap at masaya sa pakiramdam na partner na ako nitong YouTube. Kasi hindi ko naman talaga yung na-expect to, guys.
Talagang iyak ako ng iyak, dasal ako ng dasal kahapon. Sabi ko, sana maaprubahan ako. Kasi nag-effort ako dito eh. Yung paggawa ng videos, kahit mapuyat ako, kahit na busy ako, talagang binibigil ko ito ng time. Para lang makapag-upload ako. So, papasalamat ako dahil hindi naman ako nag-i-inarte, talagang natatouch lang talaga. Kahapon pa ako iyak ng iyak dito. Hindi ko alam kung bakit, siguro sa sobrang tuwa ako. Kaya naiyak, umiiyak na rin ako kasi hindi ko ina-expect. Kasi guys, ang dami-dami ko nang pinagdaan sa buhay. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Simula nang nag-asawa ako, ang dami-dami kong mga paghihirap. Pero lahat yun, hindi ko yun pinagsisisihan. Bagkus, pinapasalamatan ko pa yun. Kasi yun talaga yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ko yung journey ko ngayon dito sa ibang bansa. Kahit na malayo ako sa pamilya ko, kinakaya ko kasi may pangarap ako. Kaya gusto ko lang din. Kaya yun, kung napapansin nyo, post ako ng post sa Facebook ng mga kung ano-ano tungkol sa pangarap ko. Kasi gusto ko kasi mangyari. Gusto kong tuparin yun. Kasi bata pa ako eh. Bata pa ako. Marami pang mangyayari. Marami pa akong magawa sa buhay ko. Na gusto ko, mangyayari talaga sa buhay ko yung mga pangarap ko. Gusto ko matupad lahat ng mga pangarap ko. So, nagpapasalamat ako. Dahil hindi ako pinapabayaan. Iniisip ko na ginaguide siguro ako. Hindi, unang-una ginaguide ako ni Lord. Ginaguide ako ng asawa ko dati. So ayun guys, siguro ginaguide ako nila. Pati yung kapatid ko. Kasi malayo ako lang, yung mayal malayo sa amin. Masarap sa pakiramdam na lahat ng mga pagod ko may nakikita ako. Gusto ko may makita ako. Gusto ko may nakikita ako dun sa mga pinaghirapan. Ayun, sabi ko sa kanila, mag-online business ako. So ayun, natupad naman. Naubos yung stocks ko. Tapos may pangalawa ulit. Tapos ngayon, pinangarap ko na sana matapos eh na sana ma-monetize na rin ako dito sa channel ko. Kasi parang kikita na lang, kumita na lang ganun. So nagpapasalamat talaga ako na lahat yun natupad. Dasal ako ng dasal kahapon pa. Dasal ako ng dasal na sana matupad. So ayun, natupad naman. Saka wala pang isang araw na-approve na siya. So ayun nga po, hindi ko talaga ini-expect. Hindi ko talaga maalis sa isip ko, sa puso ko na nangyayari sa akin ito ngayon. Kasi dati kasi para akong timang. Walang direction yung buhay ko noon. Kasi nagmahalang din naman ako para akong si makaganda. Sarap ito po in action. Kasi pag na once na nagmahal ka kasi, yung nakikita mo lang talaga, yung nararamdaman mo lang talaga, yung sinusunod mo. Hindi mo na nakikita kung ano yung mali. Basta patuloy ang ginagawa kung ano yung tama sa'yo. Pero hindi naman talaga tama, mali. Kaya sabi ko sa sarili ko, may iisip ko rin lahat pagdating ng panahon, kung ano
kung ano yung pakiramdam na maging okay ang lahat. So, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat. Dahil talagang pinursigi ko talaga yung sarili ko na lakasan ko yung loob ko. Kahit na malayo, malayo ako sa pamilya ko. Kahit na hindi maganda dito. Sabi nga nila, kasi lugar ng nakakatakot.